is Mommy Ange here and welcome back dito sa aking channel. So kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, hello po, ako po si Mommy Ange, ang mommy vlogger ng Leyte. So maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa aking channel and sana hindi nyo po makalimutan mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayo mapanood na videos dito sa aking channel. So for this video, finally, magagawan ko na rin ng review itong Real Bubby, hindi ako sure kung paano siya pinopronounce. So, Real Bubby Electric Breast Pump. So, disclaimer lang mga moms, so this video is not sponsored. Marami akong nakikita na mga comments or mga posts, no, sa aking breastfeeding support group na sinalihan kung ano ba yan daw yung maire-recommend ng mga mommies na affordable na breast pump. So, in my case, guys, I am using the Real Bubby Electric Breast Pump. So, ito siya. So, by the way, hindi ko siya maiko-compare sa mga mamahalin na breast pump. Kasi hindi pa ako nakatry ng mamahaling breast pump, guys. Kasi hindi ko siya afford. Kasi sobrang mahal niya. And hindi ko naman siya kailangan. Since direct clutch nga si LO, si baby ko, si Amiya, no? So, kumbaga yung akin na is pampadami. Pampastimulate ng milk at saka kung emergency purposes, ganyan. So, kaya dito na muna ako nag-try ng sa Real Bubby. In this video, mga moms, I'm going to share with you my thoughts, my experience about this Real Bubby Electric Breast Pump. So, ito siya. Nabili ko to sa Shopee. Mga 500 plus lang ata yung bili ko nito. Affordable lang siya. Parang feeling ko, ito yata yung pinaka-affordable na breast pump na nakita ko na nasa 500 plus lang. Kasi yung iba, nasa 1,000 plus na talaga. So, ito yung Real Bubby na packaging nila. So, may nakalagay siyang pa-sticker dyan. Ayan, ganyan. Parang for authenticity. May fake yata na Real Bubby. Hindi ko alam. Pero, ayan. So, ito siya. It says here na Intelligent Micro Computer Double Electric Breast Pump. Double suction is more than just efficiency. Split structure suck milk more free. Designed specifically for breastfeeding unique solutions. So yung laman nitong Real Bubby, guys, yung kasama nito, meron na siyang kasamang USB cable, nakasaksak na to, guys. And ito mismo yung host computer na to. Ayan. Ito siya, host computer. Ito yung machine kung saan magpa-pump ng milk. Actually, may kasama siyang sticker na pwede kayong pagdikitan, pero hindi ko na siya sinasama. So, yung isang box, meron siyang kasamang 10 na pieces, no, na nakalagay naman dito sa kanilang instruction. So, may kasama dito yung single interface or double interface kung saan yung isasaksak yung host. So, yung single, ganito yung hitsura niya. Ayan. Kung double naman, ayan guys, ito siya. So, tigda-dalawa to guys. May dalawang single and may dalawang double. So, para may extra guys. And then, may kasama na siya mismo yung bottle. So, yung capacity nitong bottle na to is 150 ml. Ayan ito. Meron na siya nitong tea. Ayan. Air cylinder, duckbill, tea lid, straw, silicone, power cable. Ayan, ito na siya. So, ito na yung extra na double interface yung tawag dito. Hindi ko sure talaga. Pagpasaan siya na, hindi ko alam kung, hindi ako sure sa mga pangalan ng mga parts na to. Pero, yung alam ko lang is kung paano ko siya ginagamit. So, yun lang yung isi-share ko. So, ito guys, yung nakakonekta siya sa hose, isasaksak nyo lang siya dito sa machine niya mismo. So, yung pag-sterilize ko nito guys, is yung sterilize ko lang is ito siya, itong the whole thing pababa. Hindi nakasali yung hose. Kasi may nagtatanong kung kailangan ba ba sterilize yung hose. Ito siya guys, hindi ito silicone, plastic to. So, basically, ilalagay mo lang siya ng ganyan. Ayan. And then, ito guys, kapag na-sterilize na and all, ayan, natatanggal din to. Itong duckbill, ayan. So, ito siya. So, yung dapat nyong tandaan kapag gumagamit kayo ng pump, kasi minsan hinugasan ko rin to, make sure lang na walang tubig dito sa loob ng, na dito na pwedeng ma-pump dito sa host, pwedeng mapasok dun sa host computer, kasi baka masira yung inyong pump.
And then, pwede na siyang i-attach na siya dito mismo. So, kailangan yung higpitan para ma-attach talaga doon. Ayan. So, dito naman sa machine, guys, ito mismo, saka ito mismo, guys. So, ipapakita ko lang sa inyo yung mga parts na to. So, dito naman, guys, yung USB cable, kung saan yung isasaksak. And then, meron siya dito yung on button. Ayan, makikita nyo. Meron siyang plus, meron siyang minus, and then M. M stands for massage. By the way, guys, since ito nga ay plastic, so hindi pwede siyang hands-free na pumping. Pero meron akong nakita na nursing bra sa Shopee na parang dito sa gitna yung may butas sa kanya para ilalagay nyo lang dyan yung breast pump nyo, hindi nyo kailangang hawakan. Pero nga, dahil nga ito, hindi ito hands-free, kailangan mong hawakan yung dalawang pump para makapag-pump kayo ng milk. So, ayan guys, so magsisimulan na tayo kung paano ko siya ginagamit para matest out ko, para makita nyo na talagang it works. Pero hindi ko na siya ipapakita ng buong video no na kailangan punuin. So, yung ginagawa ko pala guys before is power pumping. Lalo na ngayon na medyo matagal akong hindi nakapag-pump. So, expected na konti lang yung nakukuha ko na milk. So, everyday kapag everyday na ako nagpa-pump, unti-unti ding dumadami yung nakukuha ko na milk. So, patience guys, patience and dedication. Dedication talaga. So, yung kailangan, no, dito sa pagpa-pump at saka sa pagbe-breastfeed. So, huwag kayong mag-surrender kung sakaling konti lang yung nakuha nyo na milk sa first na pag-pump nyo. Just go ahead, huwag kayong ma-stress. Kasi kapag na-stress kayo, mas lalong hihina yung milk supply nyo. So, ganun talaga yun mga moms, no? Kalalo na kung first time nyo or medyo matagal na hindi kayo nakapag-pump, is konti lang yung milk na nakukuha. So, ang gawin nyo lang, consistent lang, everyday kayo mag-pump or twice a day, depende sa schedule nyo. Basta at least everyday makapag-pump kayo ng milk. So, before yung ginagawa ko, power pumping. So, kung may time kayo, mag-allocate kayo ng at least 1 hour. So, yung power pumping, guys, no, i-search nyo na lang siya. So, kumbaga, sa first na latch, sa first na pag-pump nyo, 20 minutes pump, 10 minutes rest, 10 minutes pump, 10 minutes rest, and then 10 minutes pump, then yun na yun. So, I highly suggest na kapag nagpa-pump kayo, make sure natulog si baby or may nagbabantay sa baby nyo kasi sobrang nakaka-pressure mag-pump na andyan yung baby nyo, na hinihintay ka ng baby, umiiyak siya, nakaka-pressure yun. So, kapag nagpa-pump kayo, mas prefer yung mga button-down shirts para mas madali. So, hindi ko na ipapakita sa inyo, guys, ha? So, pasensya. Oh my God, napapressure talaga ako, guys, pag narinig ko siya may umiiyak. Ayan guys, so magsisimula na tayo mag-pump, no? Pinatay ko yung ilaw dito si Amiya. So, nagpa-dede break na muna kami kanina. Ayan. So, kapag nag-on to guys, ganito yung hitsura niya. So, merong red dito. So, itong red guys, ibig sabihin nito is naka-massage mode pa siya. So, yung red guys is massage mode. So, hindi pa ito yung nagpa-pump ng milk. Baka akalain nyo ito na yung nagpa-pump. So, baka magreklamo kayo, walang makuha. So, kung naka-pump na siya, pumping mode na, green yung ilaw niya. So, kung gusto nyo na pumping mode na agad, so kapag pa-on niya, pwede nyo nang i-press itong M and then magiging green na siya. So, kapag green na siya guys, ibig sabihin ito is naka-pumping mode na siya. So, magpa-pump na siya ng milk. So, nasa sa inyo na yan. So, kung gusto nyo mas malakas siya mag-pump, pwede nyo i-press itong plus. Tsaka kung gusto nyo hinaan yung pag-pump, ito namang minus na to. Ayan, ganyan lang siya. Ayan guys, so andito si Amiya guys kasi sobrang struggle sa akin mag-film nowadays, no? Kasi nga, kaya medyo hindi na talaga ako nagiging consistent kasi hindi ako nakakapag-film dahil hindi ko naiiwan si Amiya kay Dada kasi ayaw niya talaga kay Dadang tumagal. In my case, before, diretso ako ng pumping mode. Pero mas discover ko na mas maganda pala kung sisimulan ko siya using the massage mode, which is yung red. Kasi kapag nagmamassage muna guys, at least 2 minutes or kapag mafe-feel nyo na magsistimulate na siya ng letdown, pwede nyo na siyang i-pumping agad. So, yung ginagawa ko, yun guys, massage na muna, massage mode for the first 2 minutes or kapag
are more than 2 minutes kapag yung hihintayin ko muna na magse-stimulate siya na mag-let down. So mararamdaman niyo naman 'yon, yung parang titigas yung breast, yung parang mafe-feel yun na parang nagpo-produce ng more milk. So yun yung i-stimulate natin. Film muna si Mommy, gabi. Vlog sa Mommy. Vlog sa Mommy ha. Oh, by the way, ito yung ano, yung flange size naman nito is kasya sa siya sa akin, hindi naman siya masakit. Although sa left side is mas maliit kasi yung nipple ko, kaya medyo konti lang yung nakukuha ko, pero hindi naman siya masakit. So, sisimulan natin siya. Ayan, ilalagay natin siya sa breast. Medyo maingay ito kasi nasa table nakalapag. So, kung may maririnig kayo na parang nagva-vibrate, yun yun. Yung ginagawa ko right now, guys, is naka-massage mode muna ako. Pinakamalakas na massage mode. Basta plus, pinipindot ko lang yung plus. Hanggang sa ma-feel ko na nagsistimulate na siya, na magle-let down na siya, yung parang titigas na siya, and magpo-produce na ng maraming milk. So, yun lang yung hinihintay ko. So, once kapag na-feel ko na siya, na papunta na siyang mag-let down, so, pinipindot ko agad yung M para maging pumping mode na. So, hintay-hintayin lang natin siya. Ayan guys, so medyo na-feel ko na siya. So, switch to pumping mode na ako. Tas, lalakasan ko siya para mas makakakuha pa tayo ng milk. So, ayan nga guys. So, for now, ito na lang muna yung ating makukulit kasi umiiyak na talaga si Amiya. Hindi talaga siya makatulog kapag hindi ako yung katabi niya. Tsaka hindi talaga siya tumitigil sa tabi ako hanggat hindi ako yung nakakarga sa kanya. So, ayan guys. So, ito lang yung nakulit right now. After, pinaka minutes ko nagpa... 2 minutes of pumping. More than 2 minutes. Mga 3 minutes. Wala lang 5 minutes yun. Kasi talaga hindi nakere. Umiiyak na talaga si Amiya guys. Ayan guys. So, for my final thoughts guys, no. So itong Real Bobby na breast electric breast pump. So for 500 plus, hindi ko na maalala kung magkano yung presyo, pero ilalagay ko yan dito sa screen and sa description box below. So yung price niya 500 plus. So far yun yata yung pinakamura. Hindi ko alam, not sure, pero affordable, mura na siya na breast pump. Affordable siya. And kung tinatanong niyo na gumagana ba siya? Yes, it works. Nakakakuha din siya ng milk. So, nung mga 2 months, 3 months si Amiya, marami akong nakukuha. Kasi yun yung mga time na hindi pa masyadong na... Ano si Tagalog sound na ato? Hindi pa masyadong nako-consume ni Amiya yung milk ko, no? So, kaya mas marami akong nakukuha kapag nagpa-pump ako. And dahil nga napatigil ako sa pag-pump, medyo konti lang yung nakukuha ko. Pero yes, nakakakuha siya. So, mga first 2 minutes ko na pumping, umiyak na kasi si Amiya, kaya kailangan kong itigil. Pero, iko-continue ko to kasi magsustore ako ng breast milk. So, ito yung nakuha ko na 2 minutes to the, no? Diba? Mga 2 minutes pumping. So, first ha, hindi ko kinount yung sa massage guys ha. Ito lang yung sa pump. Price wise, affordable siya. So, pwedeng-pwede na siyang electric breast pump guys, no? It works well. Pero kung kayo ay nakahanap ng heavy duty na breast pump, kasi kayo ay nagsustore, mga working moms, yung talagang gusto nyo magstore ng maraming milk, I suggest na doon na lang kayo sa medyo mamahalin, at least sure kayo na marami kayong masustore na milk. Hindi ko kasi siya ma-compare sa mga branded na breast pump kasi hindi ko naman siya na-try pa yung mga branded. Ito pa lang naman yung na-try ko na electric breast pump. So for me, para sa akin as a housewife, stay at home mom, at saka yung purpose ko lang is para makastore ng milk for emergency purposes at para na rin makapag
para na rin para sa more milk, no, para maka-stimulate ng milk production, is pwede na sa akin itong si Real Bobby. And okay naman talaga si Real Bobby. It really works naman. And dati nga, nung medyo regular ako mag-pump, tsaka marami pa yung talaga hindi pa na ni Amiya yung milk ko, is talagang marami ako nakukuha, talaga 150 ml. Siguro mamaya kapag natulog na si Amiya at na continue ko na yung pagpapump ko, eh papakita ko lang sa inyo yung aking output, pero depende lang talaga yon kung papayag si Amiya na mag-continue akong mag-pump, kasi eh, depende kung pinapayagan ako ni Amiya. So yun lang guys, so yun lang yung aking masishare about the Real Bobby electric breast pump, kasi as you can see, parang hindi na natutuwa si Madzam Amiya. So she's the boss, she manages my time. So ayan, so she's the boss, siya yung masusunod. So ayan guys, so yun lang yung aking masishare about dito sa Real Bobby, and sana is makagawa pa ako ng mga more videos na makakatulong para sa mga breastfeeding mommies dyan katulad ko. So, dito ko na i-end yung video guys. Thank you so much for watching. And please do not forget to hit like and subscribe guys ha mga mommies. So thank you for watching guys, and I hope to see you on my next vlog. Bye!